Hey guys. Hey, you've been hard to know. Okay, sana naman gagala ang si Dora. Iihi mo na ba ako? Sige, iihi mo na ako. Naku, maiiwan ako ng tren. Pero ako sa mga bali. Ngayon, ipupunta tayo sa Puffing Billy na wala talaga sa plano ko. Pero nakita ko kasi sa TikTok na parang ang ganda ng tanawin. Kaya sabi ko, sige, try ko na lang. So nagbook ako. Kailangan i-book yung ticket dito. Sa pagkakaalam ko, wala ata yung ano dun, may walk-in. Hindi ko sure. Pero sa mga pupunta, para safe, mag-book na lang kayo online. Belgrave to Lakeside na yung pinili kong route. So pupunta tayo sa Belgrave na station. Mahapot ako kasi na-delayed. Parang dapat 8:09 pero dumating siya 8:13. Kaya ako nakaabot. Ang aga ko talagang gumising kaya antok-antok pa ako talaga nito. Parang feeling ko kulang pa yung tulog ko. So, kaya lang, ayoko nang matulog kasi baka mamaya lumagpas ako. Pero in-enjoy ko yung tanawin kasi in fairness ha, maganda yung tanawin. Hindi kasi ako masyadong nalalabas at di ako masyadong sumasakay ng train. Kaya na-appreciate ko yung ano yung view na nakikita ko. Kinakabahan ako kasi check-in ko 30 minutes prior to the departure of the train. So, in 9:29, darating yung ano ko doon, yung dadating ako darating sa station, tapos maglalakad pa ako papunta doon sa kung saan ma. Sana makasakay. Please, pagbigay niyo ako. Pagbigay niyo ako. Hindi ko alam, tumatakbo pa sila. Nakikitakbo. Kaya pala sila tumatakbo. Kasama lang ko silang maliliit. Hinihingal ako. In fairness, kwatang-kwata na tayo sa pagtakbo today. Talagang na-exercise ako. Kung alam ko lang na magmamarathon ako, sana pala nag-jogging pants ako, hindi yung nagmaong na palda na ang hirap-hirap tumakbo. Maling-mali akong sasuot ko ah. Tapos malamig pa. Talagang pati yung binti ko nanginginig sa lamig. Tapos pagdating ko pala, may pila pa rin. Hindi pala diretso sa booking office, kundi mapipila ka muna ng mahaba. Eh, madami ding mga tao. Enjoy your trip! Thank you! Yes, nakaabot ako. Bali, pag nagbuka online, may ma-receive kang QR code. Yung QR code na yun, yun yung papakita mo sa staff. Tapos, iscan nila yon. Tapos, ayun, bibigyan ka nila ng ticket. Tapos, per ticket, may makikitang letter. Yung letter na yun, corresponding to wagon. Tapos, ayun yung hahanapin mo. So, per wagon, merong mga letter-letter dyan. Letter I ako, so hanapin ko yung I. Pero bago ko hanapin yan, ano muna unahin natin? Toilet. Siyempre, hindi mawala sa atin yan. Kasi may ihiin talaga ako dahil malakas ako uminom ng tubig. Hindi ko alam, pero ang naalala ko talaga dito, yung Harry Potter na hindi makadal sa train. Pero although yung sa Harry Potter, kasi may close naman yun. Ito kasi bukas. You're an I, you're going to like so, okay. Kick out there, it's one up towards the front. Okay. Kick out there. Thank you. From the nahanap ko nga yung wagon ko kung saan ako uupo. Medyo bandang dulo daw. Ay, ako. Ay. Nahanap ko nga yung train. Ay, parang stage. Finally, nahanap ko din ang aking wagon na uupuan. Tapos kaya pala siya Puffing Billy kasi kita nyo naman, nagbubuga siya ng apoy tuloy, ng usok. Ayan. Kasi old school kasi ito eh. Diba yung train, electric ba? Hindi ko alam eh, hindi ako magulong sa ano. Pero ito parang charcoal ata yung gamit. Nakakatuwa at kakaiba pala yung experience. Kaya maganda din na ma-try nyo kapag andi dito kayo sa Melbourne itong Puffing Billy. Kasi old style yung setup niya. So, makikita mo yung view, may enjoy mo yung view. Tapos pwede kayong sumampa sa bintana dahil nga mabagal yung usad ng train at open yung ano niya, yung window niya. Kaya pwede kayong sumampa at mas ma-appreciate nyo yung view kesa yung mga bagong train ngayon. Diba? Close na talaga yung mga windows, yung doors. Tapos, mabilis na din talaga yung usad. Kaya hindi kayo talaga pwedeng mag-sightseeing. Dito talaga, yun yung bentahe nila. Parang makakapag-sightseeing ka habang nakasakay sa train.
station tsaka yung mga uniform nila, nakakatuwa kasi parang sumasabay talaga sila sa tema ng nakaraang panahon. Kaya feeling mo talaga nagbalik ka sa nakalipas, nakaraan, kahit ayaw mo nang balikan. Tsaka, ito yung nakaraan na parang masayang balikan, di ba? Ayaw kasi mga nakaraan na gusto mo na lang ibaon sa lipon. Pero ito, ito yung gusto mo parang, ay, sarap, balikan. Yung mga nature lover talaga dyan, tiyak na ma-enjoy nila yung pagsisightseeing dito. Tapos, mas ma-enjoy mo lalo kapag may kasama ka kasi makakapture yung magandang angulo ng mga video. Kasi ako, solo flight lang, kaya hindi ko makapture ng mainam-inam. Tapos, ito pala yung mga rules. Para sa mga nagbabalak sumampa, pag 4 to 13 years old, kailangan mo ng adult supervision. Tapos, syempre, pag above doon, ay hindi na kailangan kagaya ko, pwedeng-pwede na kahit walang bantay. Pero okay lang naman kung may magbabantay sa akin. Hindi naman ako magpabantay. Basta may kasama lang. At nag-stopover nga kami sa may lakeside na station. Actually, wala talaga akong ka-ide-ideya. Nung binuko tong ticket na to para sa Puffing Billy, wala akong ideya kung may stopover or kung train lang ba talaga, kung ano lang. Yung parang nakasakay ka lang all throughout sa train. Kaya na-surprise nga ako na may stopover pala para mag-brunch ka dito sa may cafe dito sa lakeside. Actually, 10 o'clock to 11 o'clock yung biyahe from Belgrave to Lakeside Station. Tapos pag ano dito ka na, ayan, may mga ano pa sila, may parang may mga painting and all. Diba, dumiretso na din sa cafe. Ako nga din actually nagugutom na, pero bago ako kumain, ituturo ko muna kayo para makita nyo kung ano yung nakikita ko. May mga painting sila, tapos may nakita din akong souvenir shop. Tapos ako curious ako, ano bang mga binibenta dito at magkano yung mga presyo. Ayan, nakita nyo yung mga pwede nyong items na mabili kapag ano dito kayo. Talaga yun ang mga earrings, mga jewelry. Oh, $19, $14. Dalawang kasama ko ng alas. Ito din lagay ng alas. Eh, ito. Lagay ng cute. Lagay ng salamin. Siyempre, dahil curious ka tayo, na-curious ako ano bang makikita dito. Kaya itrinay naman natin. Pero wala naman ako nakitang kakaiba. Ay, may ganito pa pala. May cover pa pala. Okay, sana naman tayo. Lolly jars. At para sa mga mahilig dyan sa chocolates na kagaya ko, may nakita ko dito. Baka mga kakaibang chocolate. Ay, hindi pala. Mga kakaibang bars. May chocolate, may cappuccino, cookies and cream. May mga kakaibang bars na pwede nyo ipasalubong. Tapos may mga paintings again dito na mga artworks. Tapos ito pala yung cafe. Medyo malaki, di ba? Naku, nararamdaman ko na din talaga yung gutom. Kasi hindi pa talaga ako nag-aalmusal. Kaya excited na excited ako makakain at matikman kung ano yung ino-offer nila. Tapos ang haba nga ng fila. Ng pila, in fairness. Tapos habang nakapila ako, may staff na nag-inform sa amin na bago ka pumila sa cashier, dapat may naka-reserve ka ng table kasi sasabihin mo sa cashier kung anong table i-deliver o ibibigay yung order mo. E paano naman mangyayari yun? Kasi mag-isa nga lang ako. So walang mag-reserve ng table ko. Unlike sa iba, lahat sila may kasama. So habang nakapila sila sa may cashier, meron na silang mauupuan na table at may magbabantay sa table. Eh hindi ko mahahati yung katawan ko para yung kalahati ay magbabantay sa table at yung kalahati ay pipila. So ang ending, hindi ako nakakain, hindi ako nakabili at all. So gutom na gutom ako, kaya umuwi na lang ako na wala, gutom. At sabi ko, sige, pag uwi ko na lang, tsaka na lang ako kakain at magpapakabusog. Kasi kailangan pala dito, no, may kasama ka. Kasi hindi ka makakakain pag wala kang kasama, dahil hindi ka makakapag-reserve ng table kapag mag-iisa ka lang. Ay nako, yan talaga ang disadvantage kapag solo flight. Nagugutom na ako. Ang lesson learned dito, kailangan may ka-date kayo pag nagpunta kayo dito. Hindi, pagka pupunta kayo dito, either by group or kung mag-isa naman kayo, magbaon kayo ng mga chicha. Hindi kayo magutom. Kahit sa mismong loob ng train, pwede palang kumain ng, pwede palang mag-snacks. Kasi may mga baon yung kasama ko eh. Hindi ako prepared kasi wala nga akong idea. Basta nag-book lang ako. Anyway, I hope na nag-enjoy kayo sa ating sightseeing and see you on my next vlog. Bye!